Kasama ang kanyang executive secretary at budget secretary, dumalo si dating Pangulong Noynoy Aquino sa ikalawang pagdinig ng Senado tungkol sa kinikwestiyong dengue vaccine na Dengvax siya. Sa kanyang opening statement, sinabi ng dating Pangulo na simula pa lang doon ang termino niya noong 2010, inalerto na siya ni Nuoy Health Secretary Enrique Ona ukol sa problema sa pagdami ng kaso ng dengue sa bansa na walang gamot at walang pinipiling panahon. Kaya naman nang ipaalam sa kanya na nakapag-develop na ng bakuna ang French pharmaceutical company na Sanofi Pasteur, talagang ginawan daw ng paraan ni Aquino upang magkaroon nito sa Pilipinas. I was thrilled. The bottom line is there's a problem. There is no complete solution that is afforded. And there is a potential solution somewhere on the horizon. And now they're saying that this potential on the horizon is an actuality. I did instruct Secretary Garin and others, no, to make sure that if this is really available, if it has gone through all of the processes, that we can actually purchase it, that there are funds available for it to be purchased so that we can protect the people as soon as possible. Dalawang beses raw nakipagpulong si Aquino sa Sanofi, November 2014 sa China at December 2015 naman sa France. Ang problema, tapos na ang 2016 national budget, kaya ang ginawa raw nila, kumuha sa savings ng pamahalaan. Sa loob ng December 2015, naipalabas ang 3.5 billion pesos na budget para sa pagbili ng Dengvaxia vaccine na naaayon naman sa sarigang batas. Kaya pahiwatig ni Senador Gordon, tila minadali ang pagbili ng Dengvaxia at pamamahagi nito noong unang bahagi ng 2016 bago matapos ang termino ni Aquino. If I may perhaps answer the question and answer the unasked question. Wala pa naman akong unasked question. Ano man? The bottom line is this. When I got back home, I was told that this was available already and it had to go through various processes before we can purchase the same. Nitong Nobyembre lang, mismo ang Sanofi ang nag-anunsyo na base sa bagong pagsusuri nila, ang mga binakunahan ng Dengvaxia na hindi pa nagkakadengue noon ay maaaring maging mas malala ang sakit sakaling dapuan sila ng lamok na may dengue. Kaya inisa-isa ni Gordon kay Aquino ang ilan daw na kasong kinasasangkutan ng Sanofi sa ibang bansa. In 2007, China accused them of bribery. 2013, an anonymous whistleblower told that Sanofi staff paid around £179,000 or $227,000. And then, were you aware of that, sir? No, I'm not. Ayon sa Sanofi, wala silang itinago sa Philippine government tungkol sa Dengvaxia. The safety profile of people who didn't have dengue at that time was positive. We were not hiding anything. From our perspective, the choice is simple. We can implement it at this point in time for the protection or wait at least a year as a minimum and expose our people to a risk that could have been prevented because of this vaccine. Kung may mga taong namamatay, kung may mga nanay na hindi alam ang gagawin kasi wala pong gamot, mag-aatubili pa po kaming gamitin ang isang gamot, ang isang bakuna na pwedeng ibigay sa mga mayayaman at hindi pwedeng makamtan ng mahihirap. Nang umupo si Pangulong Duterte, itinilaga sa Health Department si Pauline Obial kapalit ni Garin. Nagdadalawang isip daw si Obial na ipatupad ang dengue vaccination program dahil tutol siya sa programang gawin itong malawakan. Malakas daw ang pressure sa kanya na ituloy ito, pero hindi raw siya nagpatalo, kaya malamang hindi siya nakumpirma bilang kalihim. One of the representatives that asked me to buy more dengue vaccine and put it in the 2018 budget is no other than Oscar Garin Jr. He was concerned with nabakunahan ng first dose, nabakunahan ng second dose, paano yung third dose, and he was probably conferring with the regional director of NCR who happened to be a former regional director of Region 6. Paglilinaw ng World Health Organization, hindi nila inirekomenda sa Pilipinas na bumili ng Dengvaxia vaccine. Nagbigay lang daw sila ng position paper ukol sa mga benepisyo at posibleng mga panganib ng bakunang ito. The paper laid out the conditions that should be considered by a country when making a decision about the use of the vaccine, and it included a discussion of the risks and the benefits, the observed ones from the clinical trials, and also theoretical risks. Ako si James Cesante, ang inyong saksi.